This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Birthday mo na next week, Dan. Bakit hindi tayo mag-celebrate? Imbitahan mo ang mga kaibigan at katrabaho mo. Nakangiting wika ni Tita Ana isang umaga habang sabay-sabay kaming kumakain ng agahan. Kahit huwag na po siguro, Tita, mag-dinner na lang po tayo na magkakasama, malumanay na sagot ko naman. Hindi ko naman kasi masabi na wala akong mga close friends talaga. May mga kaibigan ako, pero hindi yung tipo ng kaibigan na lagi kong nakakasama. At isa pa, ayaw ko naman na gumastos pa sila para lang sa birthday ko. Gaya ng sinabi ko, ilang taon ko na silang nakasama sa iisang bubong, at sa tuwing birthday ko ay pinipilit nila ako na mag-celebrate kami, pero lagi akong tumatanggi. Lagi naman tayong magkakasabay kumakain ng hapunan, at saka Dan, isang beses sa isang taon lang ang birthday, kaya dapat mag-celebrate tayo, wika naman ni Tito kaya marahang tumango si Tita bilang pagsang-ayon. Titignan ko po kung may makakapunta sa kanila, lalo na po medyo busy rin po sila. Pero kung sakali man po, huwag na po tayong maghanda ng marami, saad ko na lang na siyang nagpangiti sa kanila. Bahagya pa akong napalingon kay Noah nang mapansin na nakatingin siya sa akin, pero nang makita niyang tumingin nga ako sa kanya ay agad naman siyang nag-iwas ng tingin. Ilang linggo na rin mula nang malaman ko ang tungkol sa pustahan, at ilang linggo na rin mula nang bumalik kami sa dati na hindi nag-uusap o nagpapansinan man lang, at kahit na papaano ay naging maayos naman ang lahat. Pagkatapos kumain ng agahan ay nagpahinga lang kami saglit, bago sabay na lumabas ng bahay. As usual ay sabay pa rin kami sa pagpunta sa university, pero hindi naman kami nag-uusap kahit padalawa lang kaming magkasama. May gusto ka bang regalo? Tanong niya sa akin habang nasa biyahe kami kaya bahagya akong nagulat. Pagkatapos kasi ng ilang linggo, ito ang unang beses na muli niya akong kinausap. Hindi, wala, ang mixing sagot ko naman tapos ay agad na tumingin sa labas. Galit ka pa rin ba sa akin, Dan? Mahina hong tanong pa niya. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko, sa totoo lang ay hindi naman na ako galit, pero aminado ako na masama pa rin ang loob ko. Nang wala naman siyang marinig na sagot sa akin ay hindi na siya ulit nagsalita pa. Pagkarating namin sa university, pagkahinto pa lang ng sasakyan ay nagmamadali na akong bumaba doon para makaalis na. Nang araw na iyon ay inabala ko ang sarili ko sa pag-aaral, pagdating naman ng hapon, pagkatapos ng klase, habang naglalakad ako palabas ng university ay nagulat ako nang bigla akong sinalubong ni Noah. Dan, ihahatid na kita sa coffee shop, mahinahon at medyo nahihiya na wika niya. Hindi na Noah, kaya ko na, sagot ko naman. Hayaan mo na akong gawin ito, please? Gusto ko lang sana na kahit papaano makabawi ako sa'yo, malumanay na wika pa niya kaya saglit akong natahimik. Dahil kasi sa sinabi niyang iyon ay meron akong napagtanto. Oo, aaminin ko na masama pa rin ang loob ko, pero kahit na papaano ay hindi ko naman gusto na habang buhay na kaming hindi magkaayos ulit dahil sa mga nangyari. At naisip ko na paano ko siya magagawang pagkatiwalaan ulit kung hindi ko siya bibigyan ng chance na patunayan ang sarili niya sa akin. Kung patuloy ko kasi siyang iiwasan o pagtutulakan palayo, walang mangyayari. Kaya sa huli ay tipid na lang akong ngumiti bago tumango. Dahil doon ay napangiti na rin siya at agad pa akong pinagbuksan ang pinto ng sasakyan. Nahihiyaman ay pumasok na ako doon, at nang makapasok na rin siya ay nagmaneho na siya paalis. Salamat, wika ko na lang pagkarating namin sa coffee shop at nagmamadali ng bumaba. Ang akala ko nga ay aalis na siya, pero bahagya akong nakaramdam ng pagtataka nang bumaba rin siya at naglakad din papasok sa coffee shop. Hindi ko na lang siya pinansin pa at naglakad na ako papunta sa locker, para makapagpalit na ng uniforme na ginagamit namin dito sa trabaho. Dan, break lang ako saglit. Pwedeng ikaw muna sa counter? Nakangiting tanong sa akin ni Marvin nang matapos ako sa pagbibihis at makapunta na sa may counter. Si Marvin ay anak ng may-ari ng coffee shop, at gaya ko ay nagpa-part-time din siya dito kasi ay nag-aaral din siya sa kolehiyo.
Nakakatuwa nga na kahit pa may kaya naman sila sa buhay ay naisip niyang mag-part-time pa rin sa negosyo ng mama niya para kumita ng sariling pera. Sa mahigit isang buwan na nakasama ko siya rito sa coffee shop, masasabi ko na mabuti at responsable siyang tao. Sige lang Marvin. Nakangiting sagot ko naman. Pagkapunta ko sa counter ay agad kong nakita si Noah na nakaupo sa table malapit sa may bintana, walang gaanong customer kaya nakita ko siya agad. Hindi ko nga alam kung bakit kinabahan na naman ako nang bigla siyang tumayo at naglakad palapit sa may counter. Pa-order naman ng isang Amerikano, at saka isang slice na rin ng chocolate cake, nakangiti at mahinahong wika niya. Napalunok ako ng laway bago ines ikaso ang order niya, nang makapagbayad na siya ay sinabi ko na ihahatid na lang sa table niya ang order kaya muli siyang bumalik sa table niya kanina. Pagkatapos kong gawin ang order niya ay saktong bumalik si Marvin, kaya nakisuyo ako sa kanya na siya na ang mag-serve ng order ni Noah na agad naman niyang ginawa. Pansin ko nga na napanguso si Noah nang hindi ako ang nagdala ng order niya, pero nag-iwas na lang ako ng tingin at hindi ko na siya pinansin pa. Ang akala ko ay aalis din siya kapag naubos na niya ang kape at cake na order niya, pero hindi. Nanatili pa siya doon, at ang una kong inisip ay baka hinihintay niya akong matapos sa shift ko. At hindi nga ako nagkamali, nang matapos kasi ang shift ko, pagkatapos kong magbihis ulit, nang makita niya akong naglalakad na palabas ay saka siya tumayo na rin. Dan, may gagawin ka ba? Labas naman tayo. Libre ko. Nakangiting wika ni Marvin na sinabayan ako bigla sa paglalakad. Tagal na nating magkatrabaho pero hindi pa tayo lumalabas at nakakapag-bonding na magkasama. Dagdag pa niya. Hindi kasi ako umiinom eh, sagot ko na lang kaya mahina siyang natawa. Kapag ba-bonding, dapat inuman at alak agad? Hindi ba pwedeng kakain lang tayo? Wika naman niya kaya bahagya akong nakadama ng hiya, kung sa bagay ay tama naman siya. Ano, payag ka? Wala ka namang pasok bukas hindi ba? Saad pa niya kaya ngumiti na lang ako at tumango. Oo sige, pero hindi ako pwedeng magtagal ha. Sagot ko naman. Oo, kakain lang tayo. Nakangiting wika ulit niya. Dala ko ang motor ko, umangkas ka na sa akin, may extra naman akong helmet, dagdag pa niya. Bahagya akong napalingon kay Noah na nakatayo na sa harap ng sasakyan niya. Alam kong narinig niya ang usapan namin ni Marvin kasi ay hindi naman malayo ang pwesto niya sa kinatatayuan namin. May kakausapin lang ako saglit, saad ko kay Marvin. Obvious naman kasi na hinintay ako ni Noah, at kahit na papaano ay medyo nakakahiya na hindi ako sasabay sa pag-uwi sa kanya. Hindi ko naman kasi inasahan na aayain ako bigla ni Marvin na kumain sa labas. Pasensya ka na Noah, mauna ka nang umuwi, mahinahong wika ko. Nakita ko na bigla siyang napasimangot dahil sa sinabi ko, tinignan pa nga niya ng masama si Marvin bago siya muling tumingin sa akin. Sino bang nagsabing hinihintay kita? Nagkape lang ako. Medyo masungit na wika naman niya bago padabog na sumakay sa sasakyan niya. Teka, hindi niya ako hinihintay? So, ako lang ang nag-assume. Nagkibit na lang ako ng balikat bago muling nilapitan si Marvin. Kaibigan mo pala yon? Kaya pala halos sabay kayong dumating kanina, hinihintay ka niya? Bakit hindi mo na lang siya inaya na sumama sa atin? Nakakahiya tuloy sa tao, mahinahong saad ni Marvin. Hindi niya ako hinihintay, ang tanging naisagot ko na lang. Tumango na lang si Marvin bago inabot sa akin ang extra na helmet, hindi naman ako nagdalawang isip na suotin yon, tapos ay sumakay na kami sa motor niya at umalis na. Hindi ko alam, pero habang nasa biyahe kami ay napapangiti ako. Ito kasi ang unang beses na may isang tao na nag-aya sa akin na kumain sa labas. I mean, hindi ko binibigyan ng kakaibang kahulugan ito, pakiramdam ko lang talaga ay meron na akong totoong kaibigan. Halos 10 minuto ata kaming bumiyahe, bago niya hininto ang motor sa harap ng isang Korean restaurant, iyong mga unlimited na pagkain. Okay lang ba sa'yo rito? Tanong pa niya kaya mabilis akong tumango. Pagkaparada niya sa motor ay naglakad na kami papasok sa loob, at umorder na rin naman siya.
Alam mo, ang tagal na nating magkatrabaho, pero parang hindi pa rin kita kilala, natatawang saad pa niya nang kumakain na kami. May pagkamahiyain lang kasi talaga ako, sagot ko naman. Pareho lang tayo, alam mo sa totoo lang, medyo matagal na rin kitang gustong ayain na kumain sa labas. Gusto ko kasing makipagkaibigan sa'yo, pero nahihiya ako. Buti na nga lang at nagkaroon na ako ng lakas ng loob kanina, natatawang saad pa niya. Napangiti naman ako dahil sa narinig, tapos ay bigla kong naalala ang sinabi ni Tita Ana kaninang umaga, na mag-aya daw ako ng kaibigan sa birthday ko. Birthday ko next week, gusto mong magpunta? I mean, hindi engrandi ang selebrasyon, simpleng dinner lang, baka lang gusto mong magpunta, nahihiyang pag-anyaya ko sa kanya. Oo naman. Bigay mo lang sa akin ang address, pupunta ako, nakangiting sagot naman niya. Iyong iba nating mga kasama sa coffee shop, inaya mo na rin ba? Tanong pa niya. Hindi pa, ikaw ang una. Nahihiya kasi ako, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila, pagsisinungaling ko naman, kahit pa ang totoo ay wala naman talaga akong balak sana na mag-aya ng kahit na sino man lang sa kanila. Ako na ang magsasabi kung ganon. Sagot naman niya kaya tumango na lang ako. Medyo nagkaroon na rin naman ako ulit ng ipon, kaya siguro ay kaya ko namang gumastos para sa ilulutong pagkain na kakasya sa amin ng pamilya ni Noah, at sa tatlo na magiging bisita ko kung sakali. Oo, apat kasi kaming magkakasama sa coffee shop. Iyong dalawa ay mga full-time worker, kami lang ni Marvin ang part-time. Nagpatuloy pa kami sa pagkain ni Marvin habang nagkukwentuhan kami. At sobrang gan sa pakiramdam kasi feeling ko ay mas lalo pa kaming nagkakilala. Sa sobrang gan nga ng loob ko sa kanya ay nasabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa buhay ko, na ulila na ako at kinupkop ng matalik na kaibigan ng mga magulang ko. At nakakatuwa na hindi awa ang nakita ko sa reaksyon niya, kung hindi pagkamangha. Hindi gaya ng ibang tao na kapag naririnig ang kwento ng buhay ko, awa ang una kong nakikita sa mga mata nila. Bagay na hindi ko gusto. Todo papuri pa nga siya sa akin na ang lakas ko daw, kasi ay kinaya ko at lumaki pa rin ako na mabuting tao. Iyong totoo, hindi ka ba talaga niya hinihintay? Tanong pa sa akin ni Marvin maya-maya lang kaya agad na kumunat ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ko pa, pasimple naman siyang ngumuso sa likod ko. At paglingon ko ay nakita ko na nasa kabilang table si Noah at kumakain na mag-isa habang nakatingin sa amin ni Marvin. Nang makita niyang lumingon ako ay agad siyang nag-iwas ng tingin at umarte na parang hindi niya alam na nandoon din kami. Sobra na akong na-conscious pagkatapos noon, nang matapos naman kaming kumain ni Marvin ay nagpa siya kaming umalis na pagkatapos niyang magbayad. Nandito din pala kayo. Kunwari ay tanong pa ni Noah na lumabas na rin maya-maya lang. Sumabay ka na sa akin pauwi, para hindi mo na maabala ang kaibigan mo, dagdag pa niya. At may punto naman siya, parang sobra naman na kasi kung kay Marvin pa ako papahatid siya rin naman na nandito si Noah, at isa pa ay siya na nga rin ang nagbayad sa kinain namin. Sasabay na ako sa kanya Marvin, maraming salamat ulit sa paglibre sa akin, nakangiting wika ko naman. Walang anuman. Kailan nga ulit ang birthday mo? Tanong pa niya. Next week, Sabado yon, sagot ko. Ngumiti na lang si Marvin bago nagpaalam sa amin ni Noah at nagpas siyang umalis na. Nang wala na nga siya ay saka kami pumasok ni Noah sa sasakyan niya, at umalis na rin. Nanliligaw ba sa'yo yon? Tanong sa akin ni Noah habang nasa biyahe kami kaya agad na kumunat ang noo ko. Si Marvin. Hindi, magkaibigan lang kami, sagot ko naman. Magkaibigan, pero nagdi-dinner na kayong dalawa lang ang magkasama? May iba kayong katrabaho, pero hindi nyo sinama. Mukhang may gusto siya sa'yo ah. May halong iritasyon na wika pa niya. Ano, may gusto ka rin ba sa kanya? Dagdag pa niya, at hindi ko alam kung bakit agad akong nakadama ng inis sa puntong iyon. Eh ano naman kung ganun nga? Wala ba akong karapatan na magkagusto sa iba? Tanong ko naman. Narinig kong napabuntong hininga na lang siya at hindi na sumagot pa.
Pagkatapos noon ay wala nang nagsalita pa sa amin, hanggang sa makarating kami sa bahay ay tahimik lang kami pareho. Naabutan naman namin ang mga magulang niya sa sala, bumati lang ako sa kanila tapos ay magalang kong sinabi na magpapahinga na ako, dahil kumain na rin naman ako ng hapunan, at hinayaan naman nila ako. Pagkarating sa kwarto ko ay naghilamos lang ako saglit, at nagpasyang humiga na sa kama. Pagod ako, pero hindi ako makatulog. Iniisip ko pa rin kasi ang mga reaksyon ni Noah patungkol sa amin ni Marvin, kahit pa wala naman talagang namamagitan sa amin ng tao. Gusto kong isipin na nagseselos siya, pero ayaw ko namang umasa sa wala. Baka kasi sa huli ay sobra na naman akong ma-disappoint. Pagkaraan ng ilang oras, nang hindi pa rin ako inaantok ay nagpa siya akong tumayo at magpunta sa maliit na balkonahe ng kwarto ko para magpahangin. Medyo nagulat nga ako dahil pagkabukas ko sa pinto ay nakita kong nasa balkonahe rin si Noah ng kwarto niya, habang naninigarilyo. Maging siya ay mukhang nagulat nang makita ko. Akmang papasok na sana ako ulit pero agad na natigilan nang bigla niyang binanggit ang pangalan ko, kaya muli akong natigilan at napalingon sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina hong tanong niya sa akin. Pasensya ka na pala kanina, agad na wika ulit niya bago pa ako makasagot. Sa totoo lang, hinintay talaga kitang matapos sa trabaho mo, dagdag pa niya. Alam ko, sagot ko naman. Hindi naman ako tanga para maniwala na hindi mo ako hinintay, dagdag ko pa. Gusto kitang ayain at ilibre ng dinner, pero naunahan ako nung kaibigan mo, kaya naiinis ako, pagsasabi pa niya ng totoo. Agad naman akong napalingon sa kanya dahil doon. Naiinis ako kasi nagagawa kanyang kausapin na hindi siya nahihiya, kasi wala siyang nagawang kasalanan sa'yo. Naiinis ako na kaya mong ngumiti sa kanya pero lagi kang seryoso kapag ako ang kaharap mo. Alam ko naman, at naiintindihan ko naman na may kasalanan ako sa'yo. Pero hindi ko alam kung bakit naiirita ako na nagiging malapit ka sa iba, habang ako hindi ko alam kung ano ang magagawa ko para maging okay tayo ulit, mahabang dagdag pa niya na siyang labis kong kinagulat. Natatandaan mo ba nung tinanong kita kung naranasan mo ng mahulog sa isang tao na akala mo ay kinaiinisan mo? Seryosong tanong pa niya, agad na bumilis at lumakas ang tibok ng puso ko dahil doon. Sabi mo siguraduhin ko muna ang nararamdaman ko para hindi ko masaktan ng tao na yon, wika pa niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo pero, nagseselos kasi ako dan eh, may halong lungkot na dagdag pa niya. Ayaw kong maging makasarili at hilingin sa'yo na iwasan mo ang kaibigan mo para lang hindi na ako magselos, pero para akong mababaliw sa ideya na baka magustuhan mo siya, na baka hindi na ako magkaroon ng chance na patunayan sa'yo na sincere ako. Dan, alam kong hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin, pero pwede bang bigyan mo naman ako ng chance na patunayan sa'yo na, seryoso ako? Puno ng sinseridad na tanong pa niya, ako naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga naririnig. May gusto ka sa akin? Nalilito at hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ko rin alam kung kailan, saan, at paano nangyari, sagot naman niya tapos ay malungkot pang ngumiti sa akin. Napabuntong hininga pa siya bago kumuha ng isang panibagong stick ng sigarilyo. Hindi ko gustong naninigarilyo ka, agad na wika ko pagsindi niya sa hawak na lighter, bahagya naman siyang natigilan sa sinabi ko bago muling pinatay iyon. Tapos ay nagmamadali pa niyang tinapon sa basurahan na nasa gilid ang sigarilyo na hawak niya. Alam ko na mahirap pa rin para sa'yo ang pagkatiwalaan ako ngayon Dan, pero pangako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo, gagawin ko ang lahat ng bagay na alam kong makakapagpasaya sa'yo. Papatunayan ko sa'yo na seryoso ako, wika pa niya, napakagat naman ako sa ibabang lobby ko kasi ay ramdam ko ang pamumula ng magkabilang pisngi ko. Inaantok na ako, wika ko pa bago nagmamadaling pumasok ulit sa loob, at pagkasara ko sa pinto ay agad akong napahawak sa dibdib ko na sobrang bilis at lakas ng kabog. Sa sumunod na araw ay hindi ako makatingin ng diretso kay Noah, hindi dahil sa mga nangyari kailan lang, kung hindi dahil sa napag-usapan namin kagabi. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay sobrang awkward. Although aminado ako na may parte sa akin ang masaya dahil sa sinabi niya, hindi pa rin nawawala sa akin ang konting takot na sumubok at magtiwala.
Ganun pa man, pakiramdam ko, konting-konti na lang ay muli na niya akong mapapalambot. Dan, ihahatid kita sa coffee shop mamaya, tapos hihintayin na rin kitang matapos. Punta muna tayo ng plaza bago tayo umuwi, kain ulit tayo ng mga street foods, nakangiti at malumanay na pag-anyaya niya sa akin nang may parada na niya ang sasakyan sa parking lot ng university. Napakagat naman ako sa ibabang lobby ko bago tumango na lang, tapos ay nagmamadali na akong bumaba sa sasakyan para makapunta na sa classroom. Nang umagang iyon ay hindi ako nakapag-focus sa klase dahil siya pa rin ang iniisip ko. Nang dumating naman ang tanghalian ay mag-isa akong nagpunta sa canteen para makakain na. Minsan ay may mga kaklase ako na nakakasabay, pero sa totoo lang ay sanay naman na akong mag-isa. Pero ang nakakagulat ay nang may lumapit sa akin habang kumakain ako, nang mag-angat ako ng tingin ay agad kong nakita ang nakangiting si Noah. Hindi mo nabasa ang text ko? Tanong pa niya na siyang kinakunot ng noo ko. Hindi ako nag-check ng phone, sagot ko tapos ay kinuha ko ang cellphone ko para tignan ang sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko nang mabasa ang mensahe niya na nagsasabing hihintayin daw niya ako sa may garden para sabay kaming makakain ng lunch. Okay lang, at least, naabutan pa rin kita dito, nakangiting wika naman niya. Bukas sabay tayong mag-lunch kung okay lang sa'yo. Ililibre kita, dagdag pa niya. Hindi na ako sumagot, nag-iwas na lang ako ng tingin tapos ay tahimik na nagpatuloy sa pagkain. Muli lang akong napalingon sa kanya nang makitang hiniwalay niya yung mga gulay na nasa plato niya, tapos ay inilipat niya yon sa plato ko. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ko. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa gulay, at saka alam ko naman na ikaw, mahilig ka sa gulay, kaya binibigay ko sa'yo, nakangiting sagot niya. Hindi na ako ulit kumibo at hinayaan ko na lang siya. Minsan, hindi ko maiwasang isipin na madalas ay para talaga siyang bata kung kumilos, magsalita o umasta, pero may mga pagkakataon naman na sobrang cute niya para sa akin kahit pa ganun nga ang ugali niya. Hindi ko alam, pero nababaliw na ata ako. Anong oras matatapos ang klase mo? Tanong niya sa akin maya-maya pa. Alas tres, mixing sagot ko naman. Alas kwatro pa matatapos ang akin, saad niya tapos ay napabuntong hininga pa. Didiretso ka na ba sa coffee shop ng alas tres? Kung wala ka namang gagawin nun, hintayin mo na ako para mahatid kita. Kung hindi mo naman ako mahihintay, hindi na ako papasok sa huling subject, dagdag pa niya. May mga kailangan pa akong gawin sa library, baka bago alas 4 pa ako pupunta sa coffee shop, huwag mo na akong ihatid, sagot ko naman. Nakita ko na bahagya siyang napanguso dahil sa sinabi ko, iyon bang parang gusto pa niyang magreklamo at makipagtalo sa akin? Hindi ko naman gusto na mag-absent siya sa kahit na anong subject para lang ihatid ako, para lang mapatunayan niya na seryoso nga siya sa akin. May sarili kaming mga responsibilidad sa pag-aaral, at naiintindihan ko yon. Kung ganon, susunduin na lang kita. Nandoon na ako bago pa matapos ang shift mo, wika naman niya. Nagkibit na lang ako ng balikat at hindi na nakipagtalo pa. Pagkatapos kumain ay nagmamadali na akong bumalik sa klase. At gaya ng sinabi ko sa kanya, pagkatapos ng klase ko ay dumiretso muna ako sa library para gawin ang dapat kong gawin, bago nagpas siyang magpunta na sa coffee shop. Nang hapong iyon ay walang gaanong customer, kaya naman petiks lang kami ni Marvin sa counter at nagkukwentuhan. Natatawa nga ako sa kanya kasi ay kinukulit niya akong magkwento tungkol kay Noah, halata daw kasi na may something sa aming dalawa. Nung una ay ayaw ko sanang magsabi sa kanya ng kahit na ano, pero dahil nga sa kakulitan niya, at dahil kaibigan ko na rin naman siya ay nagkwento pa rin ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat, at nakita ko ang pagkamangha sa mga mata niya habang nakikinig sa kwento ko. Grabe, sabi ko na nga ba may something? Iba kasi talaga ang tingin niya sa'yo kagabi, tapos ang sama pa ng tingin sa akin, natatawang wika niya. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga sinabi niya sa akin kagabi, pero sabi pa niya nagseselos daw siya sa'yo, wika ko pa kaya natawa na naman siya. I mean, wala naman sa akin kung hindi ka straight, marami din naman kasi akong kaibigan na gaya mo,
pero may girlfriend ako kaya hindi siya dapat na magselos, sagot ni Marvin kaya agad akong napangiti. Gusto mo mas pagselusan pa natin siya? Natatawang tanong pa niya. Hindi na ako nakasagot nang biglang nagbukas ang pinto ng coffee shop, bahagya akong natigilan nang si Noah ang pumasok doon at dumiretso pa sa counter para mag-order ng kape at cake. Sa mga sumunod pang araw ay naging madalas ang paghatid at sundo sa akin ni Noah sa coffee shop. Kahit nga may practice sila sa basketball minsan ay tatakas pa siya para lang may hatid ako, kapag naman sinusundo niya ako pagkatapos ng shift ko ay madalas kaming dumidiretso muna sa plaza para maglakad-lakad doon at kumain na rin ng street foods. Magmula nung gabi na umamin siya sa akin na may gusto nga daw siya sa akin, sobrang naging laki ng pagbabago ng turing at pakikitungo niya sa akin. Madalas ay may halong lambing. Aaminin ko na medyo awkward pa rin ang lahat sa pagitan naming dalawa, pero nakita ko naman na ginagawa niya ang makakaya niya para maging okay ulit kami. Iyong okay talaga, gaya nung bago ko pa malaman ang tungkol sa pustahan nila ng mga kaibigan niya. Dumating ang birthday ko, at maaga akong nagising para tulungan si Tita Ana na magpunta sa palengke para nga makapamili ng mga iluluto namin. Hinitid lang kami ni Tito Noel sa bayan tapos ay dumiretso na siya sa trabaho, si Noah naman ay iniwan naming natutulog, at pagkauwi namin ay wala siya sa bahay at hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi naman na kami nag-aksaya ng panahon ni Tita na asikasuhin ang dapat na asikasuhin, although hapon pa namin balak iluto ang mga iyon dahil nga dinner ang plano. Naging mabilis lang iyon dahil hindi naman marami ang iluluto namin. Pero nagtataka ako kasi ay hindi pa rin bumabalik si Noah. Ang akala ko nga ay nag-gym lang siya pero dumating ang tanghal iyan na wala pa rin siya. Kahit ng hapon na ay wala pa rin siya. Saan ba nagpunta si Noah? Ni hindi man lang tayo tinulungan dito, wika ni Tita nang nagsimula na kami sa pagluluto. Nakalimutan ba niya na birthday mo ngayon? Tanong pa niya sa akin. Baka may inis ikaso lang po Tita, sagot ko naman. Hindi pa rin ba kayo okay? Tanong pa niya. Po. Gulat na tanong ko naman, hindi ko kasi inasahan na itatanong niya yon. Alam mo, sa totoo lang hindi na namin kayo maintindihan ng papa niyo. Ngayon okay kayo, tapos sa sunod na araw hindi kayo nagkikibuan at nagpapansinan. Baliw ba kayong dalawa? Wika niya kaya mahina akong natawa. Okay lang naman po kami Tita, ang tanging na isagot ko na lang. 21 ka na Dan, nakangiti at malumanay na wika pa niya. Kahit na anong mangyari, tandaan mo lagi na pamilya mo kami maliwanag ba? Lagi lang kaming nandito ng tito mo para suportahan ka sa lahat ng bagay na makakapagpasaya sa'yo. Alam namin na minsan, nahihiya ka pa rin sa amin kahit pamatagal na tayong magkasama sa iisang bubong, pero pamilya mo kami, at alam ko na ilang beses ko nang sinabi ito, pero wala kaming ibang hiling kung hindi ang kasiyahan mo, puno ng sinseridad na wika niya na siyang nagpangiti sa akin. Alam ko naman po yun Tita, kaya sobra po akong nagpapasalamat sa inyo ni Tito, nakangiting sagot ko naman. Kung nasaan man ang mga magulang mo ngayon, alam ko na sobrang proud sila kasi lumaki ka na mabuting tao, saad pa niya. Pagkatapos naming magluto ay nagpaalam ako sa kanya na kukuha ng konting pagkain na ilalagay sa altar. Bago iyon ay kinuha ko ang picture ng mga magulang ko sa kwarto ko, tapos ay nilagay ko rin iyon sa may altar at nagsindi pa ng kandila. Sabay pa nga kaming nagdasal ni Tita Ana nang gawin iyon, at sobrang nakakatuwa na pagkatapos ay parang ang gun sa pakiramdam ng lahat. Ang inisip ko na lang ay niyakap ako ng mga magulang ko. Kinagabihan ay dumating na si Marvin at ang dalawa pa naming katrabaho. Pero nakakapagtaka na wala pa rin si Noah. May parte sa akin ang biglang nalungkot sa ideya na baka nakalimutan nga niya ang birthday ko, pero hindi ko na lang iyon inisip pa. Magkakasabay kaming kumain ni na Tita Ana, Tito Noel, at mga katrabaho ko ng hapunan, habang nagkukwentuhan kami. Nakakatuwa nga na mainit ang naging pagtanggap nila sa mga bisita ko. May balak ba kayong uminom pagkatapos kumain? Nakangiting tanong ni Tito Noel sa amin. Kung okay lang po sana, nakangiting sagot naman ni Marvin na sinang-ayunan ng dalawa.
Kayo na lang ang uminom, hindi kasi talaga ako umiinom, wika ko naman kay Marvin. Wala ka namang pasok bukas dan, kaya samahan mo na ang mga kaibigan mo. Madalang lang ito. Nakangiting saad naman ni Tita Ana, at dahil doon ay pilit na lang akong ngumiti bago tumango. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang biglang nagbukas ang pinto ng bahay, sabay-sabay kaming napalingon doon at nakita na pumasok si Noah na may dalang isang box ng cake at ilang mga lobo. Ngumiti pa siya sa aming lahat bago lumapit. Happy birthday, Dan. Nakangiting bati pa niya. Salamat, Noah. Gulat pero masaya naman na sagot ko. Saan ka ba galing? Ang akala namin nakalimutan mo ng birthday ni Dan. Saad naman ni Tita. Hinintay ko po kasing matapos gawin yung regalo ko kay Dan, sagot naman niya. Mamaya ko na ibibigay, mamaya mo na rin buksan. Nakangiting dagdag pa niya sa akin bago umupo na rin sa hapag at sinabayan na kami sa pagkain. Dahil naman doon, pakiramdam ko ay okay na ako. Pakiramdam ko ay kumpleto na ang birthday ko. At dahil sa pakiramdam na yon, napagtanto ko na kahit ano pa ang mga nangyari sa pagitan namin ni Noah, wala pa ring nagbabago. Gusto ko pa rin talaga siya. Pagkatapos kumain ay nagpahinga at kwentuhan lang kami saglit, bago nagpas siyang magpunta na sa garahe ng bahay. Doon kasi naglagay ng mesa at doon namin napagpasyahan na pumwesto sa inuman. Sobrang saya talaga kasi maging si Tito Noel ay sinamahan din kami sa pag-inom. Pero hindi rin naman siya nagtagal at nagpas siyang iwan na kami. Pagkaraan naman ng ilang minuto ay dumating ang ilan sa mga kaibigan ni Noah, hindi naman sila marami, pero hindi ko alam kung bakit nakadama ako ng kaba, lalo na nang makitang kasama rin nila si Bri. Ganun pa man ay ngumiti na lang ako sa kanila at hinayaan sila na samahan kami. Happy birthday, Dan. Nakangiting bati sa akin ni Bri, tapos ay binati rin ako nung iba pa. Kahit na papaano ay naging okay naman ang lahat dahil naging palagay din agad ang loob ng mga katrabaho ko sa kanila. Napuno nga ang mesa ng tawanan at masayang kwentuhan. At masasabi ko na mula nang mawala ang mga magulang ko, ito na ang pinakamasayang birthday ko. Mga bandang alas 10 ng gabi nang isa-isa nang nagpaalam ang mga kasama namin. Nauna ngang umalis ang mga katrabaho ko, kasi hindi naman sila malalakas na uminom gaya ko. Alam mo bang sinuntok ako ni Noah? Tanong ni Bri sa akin nang kami-kami na lang ang magkakasama kaya agad akong napalingon sa kanya. Nagalit siya sa sinabi ko sa iyo. Nagalit siya kasi dahil doon nagalit ka daw sa kanya, pero naging okay din naman kami agad pagkatapos. Pasensya na kung nanghimasok ako dan, nag-alala lang naman talaga ako sa iyo, pero masaya ako na okay na ulit kayo ngayon, nakangiting dagdag pa niya. Pasensya na rin kung pumayag kami sa pustahan dan, kahit pa wala naman kaming masamang intensyon, alam namin na nasaktan pa rin namin ang feelings mo. Kaya pasensya ka na, segunda naman nung isa pa na siyang nagpangiti sa akin. Wala na sa akin yon, sagot ko naman. Mga bandang alas 11 ata iyon nang matapos kami, at habang magkatulong kami ni Noah na nililigpit ang mga pinagkalatan ay hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Hindi ko maintindihan, pero sobrang saya ko lang kasi talaga. Matutulog ka na ba? Tanong niya sa akin pagkatapos. Oo, napainom din kasi ako ng konti kanina, kaya medyo nahihilo ako, paliwanag ko naman. Bago iyon, gusto ko munang ibigay ang gift ko sa'yo, nakangiti na wika naman niya. Halika sa kwarto ko, pag-anyaya pa niya. Nalilito man ay sumunod naman ako sa kanya. Pagkapasok namin doon ay agad niyang sinara at nilock ang pinto, tapos ay muli niya akong hinarap at binigyan ng matamis na ngiti. Maghuhubad na ako, pabulong na wika niya na siyang labis kong kinagulat. Ha? Nalilitong tanong ko pa. Ayaw mo ba? Ito ang regalo ko sa'yo, mahina pa rin ang boses na wika niya, iyong parang nangaakit kaya agad akong napalunok ng laway. Baliw ka ba? Bahala ka nga dyan. Agad na wika ko at aalis na sana pero natatawa niya akong hinila sa may braso. Biro lang, seryoso ka naman masyado, halikan kita dyan eh. Agad na saad pa niya bago inilabas mula sa bulsa niya ang isang maliit na kahon.
Nang inabot niya yun sa akin ay hindi naman ako nagdalawang isip na tanggapin yun. Buksan mo na, nakangiting wika pa niya na siya namang agad kong ginawa. Pagkabukas ko noon ay agad akong namangha nang makita ang isang gold na kwintas, may pendant iyon na isang singsing na ginto rin. Ang ganda, namamanghang bulong ko. Pero hindi ba mahal ito? Tanong ko pa. Kahit na gaano pa kamahal iyan, mas mahal pa rin kita, may halong landi na sagot naman niya kaya agad kong naramdaman ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko. Tignan mo ang loob ng singsing, utos pa niya na siya namang agad kong ginawa. Muli akong nakadama ng pagkamangha nang makita ang nakasulat sa loob ng singsing, nauna ang pangalan niya, tapos ay may puso sa gitna, at kasunod ng puso na iyon ang pangalan ko. Nang tumingin ako sa kanya ay nakangiti niyang pinakita sa akin ang kaliwang kamay niya, at agad kong nakita na suot niya ang isang singsing din na katulad ng singsing na nagsisilbing pendant nitong kwintas na regalo niya sa akin. Couple ring, pabulong na wika pa niya. Para kapag sinagot mo na ako, may couple ring na agad tayo, dagdag pa niya. Pigil na pigil ang ngiti ko kasi ay hindi ko gustong ipakita sa kanya na sobra akong kinikilig, ang kaso ay sobrang hirap pigilan. Salamat Noah, ang tanging nasabi ko na lang sa huli. Salamat lang? Walang kiss? May halong pagbibiro na tanong pa niya kaya napakagat ulit ako sa ibabang lobby ko. Saglit pa akong natahimik at nag-isip kung ano ang pwedeng sabihin sa kanya. Sa huli ay ngumiti ako at muling tumingin sa mga mata niya. Gusto mong manood ng horror movie dito? Mababa ang boses na tanong ko. Saglit siyang natigilan sa sinabi ko bago malawak na napangiti. Alam naman kasi namin na kapag natapos ang nakakatakot na papanoorin, ay hindi na ako babalik sa kwarto ko dahil matatakot na ako. Kaya ang ending ay dito ako matutulog sa kwarto niya. At ang isa pang dahilan kung bakit inaya ko siyang manood ng horror movie, ay dahil unang beses naming ginawa yon noong gabi na nagpasya kami na maging magkaibigan na. Kaya kumbaga, ang pag-aniyaya sa kanya na manood ng horror movie ay para na ring nagsasabi na handa na akong muling magtiwala, at mapalapit sa kanya. Oo naman, pwede mo rin akong yakapin kapag natatakot ka, nakangiti at may halong landi pa rin na sagot niya kaya natawa na lang ulit ako. At nang gabing iyon nga ay nanood kami ng horror movie, sobra akong kinikilig kasi may mga pagkakataon na hahawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng blanket, pero hindi naman ako kikibo o magre-reklamo man lang. Pigil ang bawat ngiti ko at hinayaan ko lang siya. Iyon din ang unang beses na nanood ako ng horror movie na hindi man lang nakadama ng takot, kasi ay hindi ako makapag-focus sa pinapanood dahil nga sa mga pasimpleng panlalandi niya sa akin. Ganun pa man, pagkatapos ng movie ay umarte pa rin ako na natakot at nagpa siya na doon na matulog sa kwarto niya, at nagising ako na nakayakap siya sa akin na siyang sobrang gone sa pakiramdam. Bumilis pa ang paglipas ng bawat araw, at tila ba bumalik kami ni Noah sa pagiging magkaibigan talaga. Ganun pa man ay civil lang kung umakto kami sa harap ng ibang tao, lalo na sa mga magulang niya. Ako na rin kasi mismo ang nakiusap sa kanya na huwag munang sasabihin kahit na kanino ang tungkol sa namamagitan sa amin, at pumayag naman siya. Hindi pa talaga kami, pero obvious naman na pareho kami ng nararamdaman. Lalo na kapag kaming dalawa lang ang magkasama ay sobra talaga niyang pinapakita at pinaparamdam sa akin ang sincerity niya, at dahil doon ay mas lalo pa akong nahuhulog sa kanya. Kailan mo ba ako sasagutin? Tanong sa akin ni Noah isang gabi habang magkasama kami sa plaza, bahagya naman akong napalingon sa kanya dahil doon. Ilang linggo na akong nagpapakyut sa'yo, hindi ba effective? May halong pagbibiro na dagdag pa niya kaya mahina akong natawa. Kung sakali na maging tayo, okay lang naman sa'yo na isikreto muna natin sa lahat, hindi ba? Mababa naman ang boses na tanong ko. Okay lang sa akin kahit na ano pa ang desisyon mo, pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko na malaman ang lahat para hindi tayo mahirapan, sagot naman niya kaya mahina akong napabuntong hininga. May problema ba? Tanong pa niya na parang napansin na may iba akong iniisip. Natatakot lang kasi ako sa pwedeng masabi ng mga magulang mo at sa magiging reaksyon nila. Lalo na lumaki tayo na magkasama, pinalaki nila tayo na parang magkapatid.
At ang huling bagay na gusto kong magawa ay ang ma-disappoint ko sila, dahil nga sobrang laki ng utang na loob ko sa kanila, mahinahong sagot ko naman. Mahal tayo ni na mama at papa at kilalang kilala natin sila. Alam ko naman na wala silang ibang hiling kung hindi ang ikabubuti at ikasasaya nating dalawa, paliwanag naman niya. Pero iba kasi ito, Noah, alam ko naman na mahal nila tayo, pero mag-isang anak ka nila tapos lalaki ka pa. Iniisip ni Tito na ikaw ang magdadala sa pangalan niya, kaya ano sa tingin mo ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na sa isang kagaya ko ka nagkagusto? Wika ko naman. Anong isang kagaya mo? Wala namang mali sa'yo. Giit niya na siyang nagpangiti sa akin. Kahit na papaano ay nakakatuwa lang na marinig mula sa kanya yon. Basta Noah, pwede bang huwag na muna nating sasabihin sa kanila? Pakiusap ko naman. Saglit siyang natahimik na tila ba nag-iisip ng isasagot, pero sa huli ay ngumiti na lang siya bago tumango. Ibig sabihin ba sinasagot mo na ako? Tanong pa niya, napakagat naman ako sa ibabang lobby ko bago marahang tumango. Dahil doon ay mas lalong lumawak ang ngiti niya. Kung wala lang tayo sa public, hinalika na kita, nakangiting bulong pa niya na parang nagpipigil na makagawa ng kahit na anong bagay, mahina na lang ulit akong natawa dahil doon. Halika na, kain pa tayo at medyo gutom pa ako. Pag-iiba ko na lang sa usapan. Ako gutom ako sa lobby mo, ilang linggo na akong nagpipigil na halikan ka kasi hindi mo pa ako sinasagot, kaya lagot ka sa akin mamayang pagka-uwi, walang preno na sagot naman niya. Ayaw mong umuwi na? Movie marathon na lang tayo sa kwarto ko, makahulog ang dagdag pa niya, tapos ay nakangisi pa siya habang tinataas at baba ang kilay na parang may gusto talagang ipahiwatig. Puro ka naman kalokohan, halika na nga. Gusto ko pang kumain ng street foods. Natatawang sagot ko na lang at hinila ko na siya sa may braso niya. Ako, ikaw ang gusto kong kainin, bulong naman niya, sakto lang para marinig ko. Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko dahil sa mga ganitong biro niya. Sa totoo lang ay may parte sa akin ang gustong umuwi na lang at magkulong nga kami sa kwarto niya, totoo naman kasi na nakaka-excite kung ano ang mga pwedeng mangyari, pero sobra akong nagpipigil. Hindi dahil sa nagpapabebe ako, kung hindi dahil alam ko na masyadong maaga pa para makagawa kami ng mga bagay na higit pa sa dapat naming gawin. May tamang oras at panahon para sa bagay na tinutukoy ko, at isa pa ay hindi pa ako handa sa ganon. Nang gabing iyon ay masaya kaming pumasyal sa plaza, hindi maalis sa amin ang masayang kwentuhan, at tawanan, at mas lalo naman ang ngiti na nagpapatunay ng labis na tuwa na nararamdaman naming dalawa. Akala ko talaga nung una ay imposible na magustuhan ako ni Noah, ang akala ko ay imposible na makadama ako ng ganitong klase ng saya kasama siya. Akala ko ay imposible na maramdaman na mahal din ako ng pinakaunang lalaki na minahal ko ng higit pa sa pagmamahal ng isang kaibigan o pamilya. Pero baka nga totoo ang sinasabi ng iba na walang imposible sa tao na naniniwala at nagtitiwala. Mabilis na lumipas ang mga araw, araw na naging linggo, at linggo na naging buwan. Naging maayos at masaya naman ang relasyon namin ni Noah kahit na kaming dalawa lang ang nakakaalam noon. Sa totoo lang ay ilang beses na niya akong sinubukang kumbinsihin na ipaalam na rin sa mga magulang niya ang tungkol sa namamagitan sa amin, pero lagi akong tumatanggi. Hindi pa kasi talaga ako handa sa pwede nilang maging reaksyon. Hindi ko alam, pero sobra akong natatakot. Tatlo lang naman ang alam ko na pwedeng maging resulta kapag nalaman na nila. Una ay matatanggap nila kami at magiging maayos lang ang lahat. Ang pangalawa naman ay hindi nila matatanggap at magkakagulo kaming lahat. At ang pangatlo ay hindi nila kami matatanggap pero aarte sila na tanggap nila dahil ayaw nila kaming masaktan ni Noah. Hindi na ako magtataka kung iyong pangatlo ang mangyayari dahil nga literal na mabubuti silang mga tao. Pero isa lang naman talaga ang kinatatakutan ko, iyon ay ang mawala rin sila sa akin dahil nga sila lang ang pamilya na meron ako. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? May problema ba? Bahagya akong napalingon kay Noah nang itanong niya iyon sa akin isang gabi, habang nakaupo ako sa may balkonahe ng bahay at nagpapahangin. Hindi wala, nagpapahangin lang, malumanay na sagot ko naman. Bakit gising ka pa? Tanong ko pa sa kanya.
Hindi kasi ako makatulog, sagot naman niya bago umupo sa tabi ko. Gusto mong matulog sa kwarto ko? Tabi na lang tayo, masarap kasi lagi ang tulog ko kapag yakap kita. May halong paglalambing na wika pa niya na siyang nagpangiti sa akin. Ako naman ang hindi makatulog ng maayos kapag katabi kita, ang likot mo kaya masyado. Sagot ko kaya siya naman ang natawa. Edi papagurin muna kita bago tayo matulog, para maging masarap din ang tulog mo, nakangising sagot naman niya. Puro ka talaga kalokohan kahit na kailan. Wika ko naman. Imbes na sumagot ay inilapit niya sa pwesto ko ang inuupuan niya, tapos ay umakbay siya sa akin na siyang sobrang gan sa pakiramdam. Dahil nga medyo malamig ang simoy ng hangin, tapos ay nilalabanan yun ng mainit na singaw ng kanyang katawan. Sabihin na kaya natin ang totoo sa mga magulang ko. Saad niya maya-maya lang, at gaya ng sinabi ko kanina, hindi ito ang unang beses na tinanong niya sa akin ito. Dan, alam ko naman na ayaw mong pumayag kasi natatakot ka sa mga pwedeng mangyari. Alam ko na natatakot kang ma-disappoint sila kasi ang iniisip mo ay utang mo ang lahat ng meron ka sa kanila. Pero hindi naman totoo yon. Naiintindihan kong natatakot ka, pero hindi naman ata pwede na habang buhay na lang tayong matakot. Pwedeng hindi nila tayo matanggap, pwede rin na mahirapan silang matanggap tayo, pero naniniwala ako na kung sakali man, darating pa rin ang araw na maiintindihan nila ang lahat, mahaba at mahinahong paliwanag pa niya. Alam mo kung saan ako totoong natatakot? Mababa ang boses na tanong ko naman. Hindi siya sumagot na parabang hinihintay ang sunod kong sasabihin. Natatakot ako na mawala kayo sa akin kung sakali. Baka lang kasi kapag nalaman nila ang tungkol sa atin, hindi na maging gaya ng dati ang tingin nila sa akin, baka hindi na maging isang pamilya ang turing nila sa akin. At natatakot ako na maramdaman ko ulit na nag-iisa ako sa buhay, mahabang dagdag ko pa. Hindi naman mangyayari yun Dan, kasi kasama mo ako. Pangako, talikuran ka man ng buong mundo, ako mismo ang haharap sa'yo. Sasamahan kita sa lahat ng bagay, at hinding-hindi mo na mararamdaman na nag-iisa ka, puno ng sinseridad na wika pa niya. Sobrang gan sa pakiramdam na marinig ang mga salitang yun mula sa kanya. Kaya naman sa huli ay napangiti ako bago isinandal ang ulo ko sa braso niya at tumingin sa kalangitan na puno ng makikislap na mga bituin. Alam mo ba, nung araw na naaksidente si na mama, umiiyak ako sa school noon, gusto ko kasing sumama sa pupuntahan nila ni papa. Pero hindi nila ako isinama. Iyon na rin yung araw na nawala sila sa akin. Kahit palaging sinasabi ng iba na may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay, hindi ko mahanap ang rason kung bakit hindi na lang nila ako isinama noon, para sana hanggang ngayon kasama ko pa rin sila. Pero ngayon, parang nahanap ko na ang rason kung bakit nandito pa rin ako, mahinahong wika ko tapos ay tumingin pa ako sa kanya. Agad kaming nagkatitigan ng mata sa mata, at nakita ko ang ngiti na sumilay sa labi niya. Sinasabi mo bang ako ang rason? Tanong pa niya kaya nagkibit ako ng balikat. Sobra kung mag-overthink ako Noah, sa totoo lang iniisip ko rin na paano kung sabihin natin ang totoo sa mga magulang mo, tapos dumating ang araw na ma-realize mo na hindi pala talaga ako ang gusto mong makasama sa buhay. O kung hindi kaya ay paano kung tadhana mismo ang gumawa ng paraan para maghiwalay tayo kasi hindi naman talaga tayo para sa isa't isa. Kapag nangyari kasi yun, hindi lang ikaw ang mawawala sa akin, mababa ang boses na saad ko. Pero tama ka, hindi naman ata tama na lagi na lang akong matatakot, kasi parte ng buhay ang pag-take ng risk. Kaya pumapayag na ako. Sabihin na natin sa kanila ang totoo bukas, nakangiting dagdag ko pa. Pwedeng tama ka, na baka hindi nga tayo ang para sa isa't isa. Pero gagawin ko ang makakaya ko para maging tayo hanggang sa dulo. Kahit pagaano kahirap at kabigat ang mga problema, gagawin ko ang lahat para lumaban, puno ng sinseridad na wika ulit niya. Saglit kaming natahimik dahil doon habang titig na titig pa rin sa mata ng isa't isa. Tapos ay ngumiti siya ng matamis sa akin bago marahang yumuko para maabot ang lobby ko. Agad naman akong napapikit ng magdampi na ang mga lobby namin. Hindi talaga ako mag-asawa na halikan ng lobby ni Noah, ang lalaking mahal ko. Noah,
Dan. Agad kaming napahiwalay sa isa't isa at gulat na napalingon sa likuran namin. Saka namin nakita si Tito Noel at Tita Ana na mukhang gulat din habang nakatingin sa aming dalawa ni Noah. Agad akong nakadama ng labis na kaba at takot dahil doon. Hindi ko kasi inasahan na mahuhuli nila kami sa akto ni Noah sa ganong sitwasyon. Hindi naman kami makakibo ni Noah, at sabay pa kami halos napatayo para maharap ang mga magulang niya. Hihintayin namin kayo sa baba, doon tayo mag-uusap-usap, seryosong wika ni Tito Noel bago kami tinalikuran. Agad akong nakadama ng panlulumo kasi ay halata sa mukha niya ang disappointment. Ano, tatahimik na lang ba kayo o gusto niyong magpaliwanag kung bakit naghahalikan kayo? May halong diin na tanong ni Tito Noel nang magkakasama na kami sa sala nila. Sorry po Tito, mahina ang boses at nanlulumong sagot ko naman. Hindi ko kailangan ng sorry mo, ang gusto kong marinig ay ang paliwanag niyo. Giit naman niya. May relasyon po kami, agad na sagot naman ni Noah tapos ay hinawakan pa niya ang kamay ko sa harap ng mga magulang niya. Kailan pa? Tanong naman ulit ni Tito. Mahigit isang buwan na rin po, pero medyo matagal na po naming gusto ang isa't isa, sagot ulit ni Noah. Hindi ko magawang makasagot kasi ay sobra akong kinakabahan. Ramdam ko nga na nagiinit na ang mga mata ko, pero pinipigilan ko ang sarili ko na umiyak. At hanggang kailan niyo balak itago sa amin ang tungkol sa inyo? May halong diin na tanong ulit ni Tito. Balak na po sana naming sabihin bukas kasi ang akala namin nagpapahinga na kayo, sagot ulit ni Noah kaya marahang tumango si Tito. Kung ganun maghiwalay kayo. Madiing wika ulit ni Tito kaya pareho kaming nagulat ni Noah. Pa! Reklamo pa niya. Ayaw niyo. Hahayaan namin kayo, pero kailangan mo nang umalis dito Dan. Agad na wika ulit niya, literal akong napanganga dahil doon. Ito na nga ba ang kinatatakutan kong mangyari? Dahil sa narinig ay napayuko na lang ako, at hindi ko na napigilan pa ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Pa, alam mo naman tayo lang ang meron siya. Huwag niyo naman pong gawin sa amin ito. Frustrated na wika ni Noah. Pinagkatiwalaan namin kayo, tapos ganito ang igaganti niyo sa amin? Ano na lang sa tingin niyo ang nararamdaman namin ngayon? Ano sa tingin niyo ang sasabihin ng ibang tao? Kaya pasensya na, pero kailangan mo nang umalis dito ngayon din Dan. Madiing saad ulit ni Tito, nahihiya at marahan na lang akong tumango dahil doon. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa akin mula noon, habang buhay ko pong tatanawin na malaking utang na loob ang lahat, at pasensya na po ulit kayo kung na-disappoint ko kayo, mababa ang boses at nanlulumo na wika ko naman. Pa! Iritadong wika ni Noah at napatayo pa nang tumayo na rin ako. Agad ko namang hinawakan ang kamay niya para pigilan na siya sa pagsasalita, ayaw ko kasi na mas lumala pa ang gulo, at ayaw ko rin naman na magkaroon ng lamet ang relasyon niya sa mga magulang niya. Nakita ko kung paano napapikit ng mariin si Noah na parabang nagpipigil ng galit, nang muli siyang magmulat ay nakita ko na may namumuo na ring luha sa mga mata niya. Dalawa po kami sa relasyong ito, at kahit pa sabihing anak niyo ako, parang unfair naman po kung siya lang ang aalis, kaya sasama po ako sa kanya, mababa ang boses na wika niya kaya agad na umawang ang bibig ko. Pasensya na po ma, pa, pero hindi ko na po hahayaan na maramdaman ulit ni Dan na mag-isa siya sa buhay, dagdag pa ni Noah. Sabay kaming napalingon kay Tita Ana na biglang natawa, napatikip pa siya ng bibig na parang biglang nahiya, tapos ay natawa ulit habang may namumuong luha sa mga mata niya. Han, tigilan mo na nga ang mga bata. Wika pa niya kaya agad akong nakadama ng pagkalito. Okay ba ang acting ko? Natatawang tanong naman ni Tito Noel, kaya napalingon kami sa kanya ni Noah na may halong pagtataka. Po. Nalilitong tanong ko pa. Matagal na naming alam ang tungkol sa inyo, hindi naman kami pinanganak kahapon para hindi mahalata na may iba sa turingan nyo sa isa't isa. Tapos ni hindi rin kayo nag-iingat sa tuwing naglalandian kayo dito sa bahay. E ilang beses na namin kayong nahuli na pasimpleng maghahawakan ng kamay, magyayakapan, o kung hindi kaya ay hinahalikan ka sa pisngi nitong si Noah.
May couple ring pa nga kayo? Kaya paano namin hindi malalaman? Sagot naman ni Tito. Hinihintay lang namin kayong magsabi sa amin kung kailan kayo magiging handa, ang kaso naisip namin na baka wala kayong balak na sabihin sa amin ang totoo. Kaya nang makita namin kayo kanina, ginamit na namin ang opportunity na yun para mapaamin kayo. Alam naman namin na hindi madali para sa inyo na isikreto ito, at gusto lang namin na masabi nyo na sa amin at gumaan na ang loob nyo. Dagdag pa niya. Hindi po kayo galit? Nalilitong tanong naman ni Noah. Bakit kami magagalit sa bagay na ikasasayan nyo pareho? Nakangiting tanong naman ni Tita Ana. Noah anak, Dan, hindi magiging madali ito, kasi madaming tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ang ganitong bagay. Pero tandaan nyo na kami ng mama nyo ang magiging kakampi nyo sa lahat ng pagkakataon, kaya sana hindi kayo magdalawang isip na sabihin sa amin ang lahat, maliwanag ba? Mahinahon at puno ng sinseridad na saad naman ni Tito. Dahil doon ay agad akong napaiyak, at nagmamadali pa akong lumapit sa kanila ni Tita Ana para may akap ko sila. Sorry po Tito, sorry po Tita. Sorry po, umiiyak na bulong ko habang yakap ko sila. Dan, hindi mo kailangang humingi ng sorry kasi wala ka namang ginagawang masama. Wala kaming ibang hiling kung hindi ang maging masaya kayo ni Noah, kaya huwag ka nang umiyak, mahinahong saad naman ni Tita. Si Tito po kasi pinaiyak ako, may halong pagbibiro na sumbong ko naman kunwari habang umiiyak pa rin kaya natawa silang tatlo. Thank you ma, at pa, wika naman ni Noah. Nang mapalingon ako sa kanya ay nakita kong naiiyak pa rin siya habang nakangiti sa amin. Nang gabing iyon, sobrang tagal naming magkakwentuhang apat sa sala. Pinakwento nila sa amin ni Noah kung paano nagsimula ang lahat, at hindi naman kami nagdalawang isip ni Noah na sabihin sa kanila ang totoo. Napuyat kaming apat ng gabing iyon dahil sa dami naming napag-usapan, pero naging masaya, maayos at magaan naman ang lahat sa huli. Kinabukasan ay maaga pa rin kaming nagising ni Noah dahil nga may pasok kami. Ngayong alam na ng mga magulang niya ang tungkol sa amin para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib. Si Noah nga ay hindi na nahiya na landiin ako sa harap ng mga magulang niya habang magkakasabay kaming kumakain ng agahan, ako na lang ang nahiya dahil sa mga kalokohan niya. Aalis nga pala kami ng mama niyo mamaya, babalik kaming Dagupan at baka bukas na kami makauwi. Hindi na namin kayo isasama dahil may klase kayo, huwag kayong gagawa ng kalokohan dito maliwanag ba? Paalala naman sa amin ni Tito. Opo Tito, sagot ko naman. Bawal din kami magkaroon ng apo, hanggang hindi kayo parehong nakakatapos sa pag-aaral. Pagbibiro pa niya kaya agad kaming nagtawanan lahat. Ang hirap naman po noon pa. Pagsakay naman ni Noah sa biro ng papa niya kaya mahina ko siyang hinampas sa may braso. May allowance pa ba kayo? Tanong pa niya sa amin kaya tumangon na lang kami ni Noah. Sobrang gan talaga sa pakiramdam na alam na nila ang tungkol sa amin, tapos ay tanggap na tanggap at suportado nila kami. Iyong tipo na sinasakyan pa nila madalas ang mga biro ni Noah tungkol sa relasyon namin. Pagkatapos naman naming kumain ay nagpasya kami na magpunta na sa university. Anong oras matatapos ang klase mo mamaya? Ihahatid kita sa coffee shop, tanong sa akin ni Noah pagkababa namin sa sasakyan. Huwag na Noah, alam ko naman na may practice ka. At saka inaaya nga pala ako ni Marvin na lumabas mamayang gabi, sagot ko kaya agad siyang napasimangot. Alam ko na ang iniisip mo, kasama namin yung girlfriend niya at yung dalawa pa naming katrabaho, okay? Agad na wika ko pa kaya mahina siyang natawa. Isama mo na rin ako, hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila bilang boyfriend mo? Nakangising tanong naman niya, agad akong napangiti sa ideya na hindi na namin kailangang itago pa ang relasyon namin. Tanggap naman kami ng mga magulang niya, at iyon lang ang mahalaga. Sige. Masayang sagot ko naman sa kanya. Akmang lalakad na ako paalis pero nakangiti siyang naglahad ng kamay sa akin. Paano ang mga ka-team mo sa basketball? Tanong ko ng mapagtanto kung ano ang gusto niyang mangyari. Either tatanggapin nila ako, kasi hindi naman kasarian ko ang magiging kakampi nila sa court,
kung hindi ang laro ko mismo, o aalis ako sa team kung hindi na sila magiging komportable pa sa akin kapag nalaman nila ang tungkol sa ating dalawa. Iyon lang yon. Sa puntong ito, ikaw ang laging uunahin ko, at wala tayong dapat na ikatakot sa sasabihin ng iba. Kasi at the end of the day, magiging masaya tayo sa bahay kung saan tanggap tayo ng mga magulang natin, nakangiting paliwanag naman niya. Muli akong napangiti bago humawak sa kamay niya. At nang araw na iyon ay magkahawak kamay kaming naglakad sa university, tapos ay hinitid pa nga niya ako sa klase ko na hawak pa rin ang kamay ko. Ramdam ko ang tingin ng iba, maging ang pagngiti ng marami na parabang kinikilig sila sa nakita, meron din namang mga mapapalingon lang pero halatang walang pakialam, pero hindi na mahalaga pa yon. Basta alam ko na masaya kami ni Noah at walang ginagawang masama. At dahil nga maraming kaibigan at kakilala si Noah sa university, ay agad na kumalat ang tungkol sa relasyon namin. Nakakatuwa dahil tinanggap naman siya ng mga kaibigan niya na walang halong panghuhusga, at nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro sa team nila. Totoo nga ang sinabi ni Tito Noel, hindi naging madali ang lahat lalo na't marami talagang mga tao na makikitid ang isip. Karamihan sa mga taong kamwestiyon ng desisyon namin ni Noah ay parte ng pamilya nila, o kung hindi kaya ay kamag-anak pa nila. Pero sina Tito Noel at Tita Ana ang number one naming naging kakampi. Hindi nila hinahayaan na maliitin kami ng kahit na sino, bagay na siyang sobrang nakakatuwa. At dahil sa paggabay nila sa amin ni Noah, naging maayos naman ang lahat. Nang makapagtapos si Noah sa pag-aaral ay agad siyang nakahanap ng trabaho, bilang isang HR staff sa isang kilalang kumpanya. Ganun pa man ay hindi naman siya nawawala ng oras sa akin. Hatid sundo pa rin kasi niya ako sa university. Hindi rin naging madali ang relasyon namin, dahil gaya ng ibang relasyon ay may mga pagkakataon na nagkakatampuhan kami. Pero hindi naman namin pinatatagal ang bawat tampuhan, pilit naming inaayos agad ang lahat. Sa relasyon kasi namin ay pareho kaming marunong makinig. Alam ko na marami pa kaming mga pagsubok na pagdadaanan na magkasama, pero alam ko rin na wala kaming hindi malalampasan basta hawak namin ang kamay ng isa't isa, at kasama namin ang mga taong malalapit sa amin, natanggap kami sa kung sino kami. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pakikinig.